At ngayon mga mahal naming tagapakinig, narito na ang pagpapatuloy pang-apat na kwento na pinamagatang Karera sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Kapitan, pinatawag niyo lang ako. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Maupo ka, Paseng. Salamat, Kapitan. Ay, Paseng, nakikita mo ba itong hawak ka? Opo, Kapitan. Baril po yan. Ibig sabihin, ririgaluhan mo ko ng baril. Salamat, Kap. Ay, anong ririgaluhan na sinasabi mo? Ito, ang gagamitin ko para patayin kang traitor ka. Huwag, Kap. Huwag! Traitor kayo. Mga traitor kayo. Mga traitor kayo. Ayoko. Kapitan, bakit mo ko binaril? Tanga. Sa bintana ko ipinutok. Kailan yan, ha? Baril ko na siya. Pwede. Hanapin ko sila Ambreng at Benito. Sila ang isusunod kong kakausapin. Bibigyan ko kayo ng leksyon. Pare Asyong, saan galing ang putok na yon? Parang malapit lang dito sa kinaruroonan na natin. Oo nga, pare. Parang doon galing sa Barangay Hall yun. Barangay Hall? Nako, baka inambos nila si Karyong. Kung totoo yan, swerte natin, pare. Ikaw na ang papalit sa kanya. Pero sino kaya ang bumanat kay Karyong? Baka may kalaban siya na hindi natin alam. Iintayin natin sila Ambreng at Benito na mag-report sa atin. Nako, sana dumating na sila para malaman na natin kung patay na ba si Kapitan. Baka hindi napuruhan at buhay pa. Di, may naring na sana tayong ambulansya na dumaan. Kaso wala Ibig sabihin yan, pare, patay na siya. Tama. Angintayin natin kung may sasakyan ng punerarya na dadaan dito. Si Benito, dumating na. Ayan na. Benito, anong nangyari? Anong ibig sabihin ng putok na narinig namin? Naku, kagawad, si Pasing, binaril ni Kapitan, patay! Si Pasing, binaril ni Kapitan, patay! Nakahiga sa sahig. Hindi mo ba naalala? Binaril ka ni Kapitan. Oo. Naalala ko na. Anong nangyari sa akin? Malaki bang tama ko? Ay nako, malaki pa siya. Ayan o, lumabas ang balon-balunan mo. Tignan mo. Munggo pala ang ulam mo, no? Ayaw kong tingnan. Takot ako. Mamilibyos ako. Dalhin nga ako sa ospital. Lalayo ko pang mamatay. Ay, tanga! Wala kang tama. Tumayo ka na nga dyan. Baka magbago pang isip ni Kapitan, tuluyan ka na niyang patayin. Wala akong tama. Alis na ako. Ayoko pang mamatay. Ayos.
Lumayas nga ang kinaiinisan ko. Gaganti ako sa mga pinaggagawa ninyo sa amin ni Bunjay. Inapin nyo kami noon. Ngayon, makakaganti na kami sa inyo. Akala namin kasi totoong patay ka na, Paseng. Akala ko nga, patay na ako talaga, kagawan. Nabitingin ko sa lagas ng putok ng bali ni Kapitan. Ayaya mo na yan. Mabuti pa magpahinga kayong tatlo. May karira na naman bukas. Ha? Magbantay kayo. May karira na naman bukas, kagawan? Oo! Itatalago ko kayong magbantay sa gate, ha? Huwag kayong magpapapasok ng pulis, ha? Ha? Ay, bawal ba ang pulis na pumasok sa karirahan, kagawad? Oo. Huwag ka ngang makulit ang breng. Basta huwag magpapapasok ng pulis para hindi mabulabog ang laro. Ay, sige. Kung yan ang utos nyo, susundin namin, kagawad. Oo, sige. Magpahinga na kayo. Ah, maaga kayong pumunta sa gate bukas. Baka may makalusot na pulis. Naintindihan ninyo? Mag-usap nga tayo. Ah, Tintin. Bakit ganito ang tingin sa akin ni Tintin ngayon? Ah, Tintin, anong pag-uusapan natin? Totoo bang may relasyon raw kayo ni Kagawad Adong? Ha? Oh, sinong nagsabi niyan, Tintin? Sino? Hindi mo na kailangan pang malaman kung sino ang nagsabi sa akin. Ang tanong ko ang sagutin mo, ate. Totoo ba o hindi? Hindi totoo yan, Tintin. At hindi ko magagawang iputan sa ulo ang kuya mo. Hindi ko magagawa yan. Hindi. Umiiyak si Ate Pini. Ibig sabihin ba nito, nagsisinungaling si Nene? Sino ang nagsabi sa'yo, Tintin? May sumisira sa karangalan ko. Tapos, naniwala ka naman kaagad. Sige, kung mas naniwala ka sa kanila kaysa akin, wala akong magagawa. Sige. Isumbong mo na ako sa Kuya Adonis mo. Isumbong mo ako. Ate Pining, tama na. Huwag ka nang umiyak. Bitawan mo ako. Pinaghihinalaan mo ako na gumagawa ng masama. Mas pinaniniwalaan mo ang chismis kaysa sa akin. Sige, isumbong mo ako sa kuya mo para hiwalayan ako. Kung ayaw mo magsumbong, ako ang magsusumbong. Tatawagan ko siya mamaya. At sasabihin kong pinaghihinala mo kung nakikikabit kay Kagawad Adong. Ha? Naku, huwag ate. Huwag kang magsumbong kay kuya. Magagalit sa akin yun. Huwag na. Oo na. Naniniwala na ako sa'yo ate. Nagkamali lang ako ng hinala. Patawarin mo ako. Patawad ate. At nag-umpisa na naman ang karera ng mga kabayo at nangunguna ngayon si number 4 o si Andrea. At pumapangalawa naman si number 9 na si Evangeline. Sila ngayon ay malayo na sa kanilang mga katunggali. Ayun, ayun, humahabol naman din si number 5 na si Jose. At naghahabulan din sila at hinabol din ni number 8 si Jaime. Ayan, hinabol na lang. Hinahabol na nilang dalawa si number 4 at number 9. At malapit na sila sa finish line, mga kaibigan, mga kapatid. Postahan nyo na mga paborito nyong kabayo. Ang bibilis nila, mga kaibigan. Ayan na, nalalapit na si number 4. Nilagpasan si number 8.
ayun, nabutan si number 5. At umabot kay number 4, mga kaibigan. Pusta na pusta na mga kaibigan. Ayun, walang kapaguran ang mga kabayo nagtatakbuhan. Dumadagundog mga kaibigan. Pusta na kayo mga kaibigan. Kumusta na sa mga paboritong kabayo? Ayun mga kaibigan, nabutan, naungusan na ang mga kabayo. Ayun, pinalo ng latigo at hinagupit ang kabayo. Ang bilis-bilis tumako ng isang number 9. Pinalo si number 8. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan, pare. Naiinis lang ako eh. Eh, di bale, sa susunod na eleksyon, sisiguraduhin ko na hindi na ako magkakamali ng pagpipilap ng COC. Huwag mo nang ipaalala yan, ha? Oo, pare. Ang kapatid na talag natin kung sino ang mananap. Ayan, malapit na malapit na mga kaibigan. Si number 9, hinabol si number 4. Si Andrea ay hinabol si Evangeline. Naungusan na si Jose, mga kaibigan. Nagbigay na ba sila kagawad, Asyong, sa barangay ng kinita nila sa fundraising nila? Oo, kagawad. Malaki ngayon ang binigay nila. Aba, lumaki na rin kamo. Eh, magkano naman ang binigay ngayon? Nagbigay sila ng 15,000 pesos, kagawad. Ha? 15,000? Eh, malaki-laki na rin pala. Alam mo, kagawad, maganda yung fundraising na naisipan nila. Malakas daw kumita. Eh, parang hindi lalakas eh. Karera yon. Karera ng mga kabayo. Ha? Karera? Kung ganun, mas malaki sana ang kita. Bakit parang walang alam si Kapitan? Eh, pinaubayan na nga kinakagawad Asyong ang fundraising ngayon eh. Bahala na raw sila. Alam ko, kaya lang, hindi inalam ni Kapitan kung anong klaseng fundraising. Baka mamaya, malilintikan si Kapitan dyan. At madadamay tayo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Pinik? Baka gumagawa ng illegal si Kagawad Asyong, madadamay si Kapitan. Baka mapulong pa. Pinapansin nila Lola Insyang at Bunjing, ha. Kumikita na sila pero ako nakalimutan na. Kailangan magsosolo na ako. Pero paano? Ayos, mahingin itong sasakyan at bagong-bago pang mga gulong. Ha? Si Vice Mayor pala. At may kasamang chicks. Tama-tama, nasa tapat ko ang sasakyan na to. Babaklasin ko na kaangkad ang mga gulong. Pasensya ka na, Vice Mayor. Pare Asyong, parang napakahalaga yata ng sasabihin mo sa akin. Ano bang pag-uusapan natin? Eh, pare Adong, alam mo may naisip na ako na pwede nating pagkakitaan ulit. Ano na naman yan na pare? Eh, naisip ko na maganda siguro kung magpa-mini casino tayo. Oh. Mini casino. Baka akuan eh.
Baka huhuliin tayo niyan, pare. Nako, mahuhuli tayo kung magpapahuli tayo. Naisip ko kasi na mas kikita tayo sa mini casino eh. Kaya subukan lang natin. Anong kailangan natin gawin para makapag mini casino tayo dito sa barangay ng Hingaluan, pare? Kailangan lang natin ang mga tao na gustong mag-asikaso, pare. Mga dating nagtatrabaho sa casino. Oo nga, ano. Sige. Subukan nga natin yan. Oh, ang dami mo palang alam na diskarte, pare. Ako pa. Mautak ito, pare. Hindi kaya ito ni Karyong. Oo, okay. Kailan natin uumpisan ng operasyon ng casino, pare? Kailan? Kwan, uumpisan na natin sa lalong madaling panahon. Jeng, humanda ka. May lakad tayo ngayong gabi. Ha? Saan tayo pupunta, Lola? Alam ko na. Tutulungan nating makalabas ng kulungan si Boy, si Boyas. Wag na, Lola. Mamakasarili yung Boy na yun. Kwan, lumakal siyang mag-isa. Buti nga sa kanya nahuli. Hindi, kundi magrurunda tayo. Tayo ang ipinalit ni Kapitan sa mga nag-tridor sa kanyang mga CBO. Kaya libutin natin ang buong barangay ng Hingaluan. Kailangan mapabilib natin si Kapitan. Ha? Totoo bang CBO na rin tayo ngayon, Lola? Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Tayo na ang ipinalit ni Kapitan na CBO niya ngayon. Ha? Sinong CBO sa ating dalawa, Lola? Sino pa? Siyempre ako. Kaya sige na, kumilos na tayo. Magrurunda tayo hanggang madaling araw. Ha? Hanggang madaling araw tayo? Ay, hindi ako makakatulog, Lola. Bawal matulog habang naka-duty tayo. Kaya halika na, libutin natin ang buong barangay. At mas maganda kung isama natin si Boy para tatlo tayong mag-iikot. Sige na, bilis! Lola? Sabi naman ako, ang sarap ng buhay ko ngayon. Hindi tulad nung hindi pa ako kumalas kay Kapitan. Nagagawa ko na ang gusto ko ngayon, kahit inumang magdamagan. Psst! Huh? Uy! Sino ba itong umarang sa daraanan ko? Huh? Hindi mo ba nakikita ang uniforme ko? Deputy Chief CBO ako. Eh? Ikaw pala, Boy Bawang. Ay, Boy Sibuyas. Tumabi ka nga dyan, Bugok. Ha? Sabi? Tinawag mo akong Bugok? Oo. Oh. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo. Eh, bakit ko naman babawiin? Itutuwa naman ang Bugok ka. Ha? Si Bunjing. Abloy. Gusto mo bang bugbugin kita, ha? Subukan mo. Baka ikaw ang bubugbugin ko dyan. Tumabi ka dyan sa dadaanan ko. Ha? Aray, aray. Ha? Bakit mo ko sinampal? Aray ko. Eh bakit? Gusto mo ba ba? Ha? Ha? Gusto mo ba? Gusto mo kita. Ha? Sa kabilang ng smunyeng. Sa kabilang sasampal ko. Ay sige, magsampal ka kahit saan. Hindi ako natatakot, ano? Kaya kong bayaran ang buhay mo. Eh dyan ka na. Lola Njang, Pari Bunjing, sinampal ako ni Benito, arangin niyo, aray ko ang sakit.
ano, Pining? Masaya ka ba sa ginawa natin? Oo, kagawad. Wow! Ang daming pera ito, ah! Sa'yo na yan, Pining. Gagawin ko ang lahat para sa ikakaligaya mo dahil mahal na mahal kita. Salamat, kagawad. Saan ba galing ang mga ito? Sa karera at mini-casino. Marami na tayong pera. Pwede na tayong mag-live-in. Oh, kagawad, pinaligayo mo ako. Ang ganda-ganda mo talaga, Pining. Huh? Hindi ako napapagod kung laging ikaw ay nasa tabi ko. Oh, kagawad, maligayang maligaya ko pagkat dumating ka sa buhay ko. Pining. Dalawang round pa. Ikaw? Sino kaya ang nagbukas ng pinto? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Karera sa Pakikipagsapalaran ni Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!